Next, so we have also the concept of compound interest sa pag-solve or application ng exponential function. So, ang general concept ng compound interest ay if a principal P is invested, so ibig sabihin, meron kang initial money. So, ibig sabihin, kapag compound interest, usapang pera ito. Usapang money matters. So, if a principal P is invested at annual rate of R, yung R is the rate. Usually, ay naka-percent ito. At kapag ginagamit na natin, kino-convert natin sa kanyang decimal value or equivalent. So, compounded annually. So, kung pag sinabing annually per year, then the amount after 3 years is given by this. So, A is equal to P, which is your principal amount, times 1 plus R, the rate raised to T. Raised to T is the time. Yung A dito is actually the amount after 3 years. Ibig sabihin, it's the future amount after given time. Okay? So, after magkano yung magiging pera mo after a given time? Yun. So, ito yung A. So, example natin, Mr. Mark invested 100,000 pesos in a company that offers 6% interest compounded annually. So, ang ibig sabihin, si Mark daw meron siyang 100,000 initially. Ito yung principal amount mo in a company that offers 6%. So, yung 6%, sabi ko nga, yung rate natin naka-percent lagi, kung hindi man naka-decimal. Kung naka-percent ito, ay kino-convert natin sa kanyang decimal equivalent. So, paano mag-convert? Yung 6, divide natin sa 100. Okay? Para makuha yung kanyang decimal equivalent. Or, we can just move the decimal point two places to the left. So, yung 6 natin, yung decimal point niya, nandito after 6. And then, 1, 2. So, ganun ang pag-convert. So, magiging 0.06. Mamaya, ito. How much will this investment be worth at the end of each year for the next 5 years? So, yung ibig sabihin ay magkano na daw yung magiging pera ni Mr. Mark after 5 years. Okay? So, ibig sabihin, nahanap yung future value ng pera niya. So, ang given natin, nasabi ko na, 100,000. Yung rate natin, 6% or 0.06. Or, para gawin mo, 66 divided by 100. So, 0.06. Or, in short, pwede mo rin namang move your decimal point two places to the left. So, 1, 2. So, magiging 0.06. Ma'am, kailangan ba lagi may 0? Hindi naman. Nilalagay lang to emphasize yung decimal point natin. Yung time natin is 5 years. Ito siya. Yung A is actually the amount of the money or the future amount of the money. Okay? So, ang formula natin is given by A is equal to principal times 1 plus R raised to T. So, ang ating exponential model for this is we just substitute all the given into our formula. So, magiging A is equal to 100,000, the principal amount, principal money times 1 plus, yung 1 dito class ay, this is fixed. I-re-rediscuss itong topic na to sa ating, sa mga next topic natin kasi meron pa tayong mas detailed na discussion on interest. Okay, 1 plus 0.06, that's the rate, raised to T, T is over 5 years. Okay, so meron tayong input, which is your time, ang output natin yung future amount of your money, which is your A. So we have input 5, then output A. So using our calculator, we have 100,000 times 1 plus 0.06 raised to 5. So we have this one. Your amount of money after 5 years is 133,822.56 pesos. So, this is the, ito yung worth of the investment after 5 years. So, yung 100,000 ni Mark magiging 133,822.56 after 5 years with the given, with respect to the given rate and time. So, next, so referring to our example 2, yung kanina, is it possible for Mr. Mark to double his money in 8 years, in 10 years?
So, para magawa yun, isasolve natin kung magkano yung magiging future amount ng pera ni Mark ng after 8 years tsaka 10 years. Ang initial amount ng pera ni Mark ay 100,000. So, ang question dito ay, is it possible? Posible ba daw na magdoble yung kanyang pera? So, ibig sabihin, check natin kung yung 100,000 niya after 8 years magiging 200,000. Or kung after 10 years magiging 200,000. Okay? So, ang gagawin natin, substitute natin yung T because that is our input. Time is 8. 8 years, time is 10 years. So, dalawang computation dito. So, T is equal to 8. So, using our previous formula, A is equal to 100,000 times 1 plus 0.06 raised to 8. So, kanina 5 ito. Ngayon naman 8 na kasi check natin kung dodoble yung pera niyang 100,000. Ito. Ito yung model natin kanina. So, yung input natin, yung time, ang output niyo, yung magiging future amount. So, pag kinompute natin ito, ito yung magiging sagot. 159,384.81 pesos. Okay. Ang tanong, dumoble ba after 8 years? Yung 100,000 niya. Actually, hindi. Diba? Bakit? Kasi 159,000 lang. Kaya ang na-expect natin, syempre pag sinabi mong dumoble, 100%. So, 100,000 yung pera niya initially, na-expect natin maging 200. So, hindi dumoble yung pera niya nung 8 years. E paano sa 10 years? Compute naman natin. If our input is 10 or 10 years, so magiging ganito. A is equal to 100,000 times 1 plus 0.06 raised to 10. So, yung 10 natin yung input, which is your time. Okay, 10 years, ang output mo pa rin yung amount ng money, future amount ng money. Pag kinompute natin ito, ang magiging sagot ay A is equal to 179,084.77. Okay, balik tayo sa tanong. Is it possible for Mark to double his money in 8 years or in 10 years? Ayan. So, ito yung 8 years, ito yung 10 years. Kasi it is obvious na hindi dumoble ang pera niya kasi nga hindi siya naging 200,000. So, ang magiging, since initial money of Mark is 100,000 and the computed value of the money invested after 8 and 10 years has not reached 200,000, then he has not doubled his money during this time. So, bakit? Okay, Tagalog natin, hindi naman nag 200,000 yung naging future amount ng pera niya. So, ibig sabihin, ang sagot ay hindi dito sa problem na is it possible for Mark? No, because the future amount of money for 8 years and 10 years of Mark has not reached 200,000. Alright? So, that's all for problem solving. Yung sit work ninyo, ito yung first question sa magiging Google form, okay? Ay sisend ko na lang sa GC. Ito naman yung question sa number 2 para doon sa mga hindi nakaka-open ng kanilang Google Classroom. Okay, so ito naman yung number 3. Ayan. So, and number 4, ito naman yung number 4. Ayan. So, apat lang yung ibibigay ko doon. So, see you sa next lesson. Thank you for watching. So, please like, share, and subscribe kapag naintindihan yung lesson na to. Thank you so much.